Ngayon, ano yung mga kultura natin sa kasalan na hindi po nawawala? Una, dayunday. Dayunday, naalala ko noon, nung high school ako, madalas din ako nakakaatin ng dayunday. Ang dayunday ay haram po yan. Haram ang dayunday. Una, kung bakit po ipinagbawal yung dayunday, kasi kapag kumakanta yung babae, may katabi siyang lalaki. Pangalawa, gumagamit sila ng gitara. Ang gitara ay kabilang sa musical instruments. Pangkalahatan, anumang programa na mayroong musical instruments, bawal po. Maliban sa doof. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng doof? Sino po nakakaalam? Anong ibig sabihin ng doof? Meron ba sa inyo nakakaalam ng doof? Walang nakakaalam, no? Pangkalahatan, lahat ng pinapatugtog, kulintang, gitara, piano, kutyapi, agong, lahat yan ay haram. Anong dalil? Sa hadis ni Imam al-Bukhari, rahimahullah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Darating, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa aking umma na ang mga halal ay gagawin nilang haram. Ang mga haram ay gagawin nilang halal. Ano yun? Ang pangangalo niya. Pangalawa, al-harir. Alam niyo yung harir? Siya sa mga sasalakita ng Maguindanao na ngimalindiganan. Atila. Ano sa Maguindanao yun? Ha? Silk. Silk. Sa Maguindanao? Basta yung madulas. Manainol. Madulas na tela na silk sa English, which is bawal po sa ating lalaki yun. Bawal nating isuot. Pero ang mga babae, pwede niyong isuot yun. Walhamar, gagawin daw halal ng umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-inom ng alak, wal ma'azif, at saka ang pagpapatugtog ng musical instruments. Kaya pasok dito ang kulintang. Sabi nung pag-uwi ko sa Mindanao, maraming nabigla. Sabi nila, bakit ko daw ipinagbabawal ang kulintang? Hindi po ako nagbawal niyan, ang propeta po sallallahu alaihi wasallam. Apat na madhab, si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i, si Imam Ahmad bin Hanbal, wala ni isa sa kanila ang nagpahintulot ng musical instruments. Ang tanging nagpahintulot lamang ay mula sa mga scholar ng Ahlul Zahiriya, si Dawud bin Hazm, si Imam Al-Ghazali, at iba pang mga sekta na kung saan, mga kapatid, ang pinahihintulutan namang napatugtugin, special po sa kasalan at sa Eidul Fitr at Eidul Adha, ay ang tinatawag na doof. Ang doof, balat ng hayop, ang sa iba sa taas, sa ilalim niya butas. Upi sa binatang. Uway. Dabu-dabu. Okay, ang pangalan niya sa Maguindanao ay Dabu-dabu. O kaya ay tambol, pero balat ng hayop ang nasa itaas niya, tapos sa ilalim niya ay butas. At ang magpapatugtog lang niyan ay babae. Dahil ang nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nagpatugtog ng tambol na yan, o dabu-dabu na yan, o doof na yan, ay babae lamang. Kaya naman ang mga fukaha, ang mga ulama natin, ang sabi nila, pag daw ang nagpatugtog ng dabu-dabu ay lalaki, ang tawag daw dyan ay bakla. Muhannas. Naampun po sa mga kwana po, pumatay sa agungag. Hindi ako nagsabi nun. Ang mga ulama natin, kasi daw, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na ang gumawa lang yan ay babae. Na pwede lang yan patugtugin, take note, pwede lang po yan patugtugin sa Eidul Fitr, Eidul Adha, at sa kasalan. Maliban sa kasalan na hindi pwede, salimba mga graduation, mga simposium, hindi tayo pwede magpatugtog ng dabu-dabu, bawal din. Pinahihintulutan lang yan sa mga Eid natin. Eidul Fitr, Eidul Adha, at saka kasalan.
Kaya ang kulintang haram. Masakit man, pero ito ang katotohanan. Dahil sabi nga nung nag-request sa akin, Ustad, talakayin mo yung mga bagay na yan. Yung mga bid'a. Kulintang, haram. Sagayan. Pagunta. Haram din po yun kasi may tugtog din yun. At ang pagsasayo po, ay kung, yung pagsasayo na grabing kumikinding na, which is ba, ipinagbawal din po ng mga ulama natin yun. Dayunday, bawal din. Pero, naging issue, kumpakin adalil. Kumbaga, adat, betad, ada kalumpakin adalil. Hindi katulad ng kulintang, dayunday, na adin kalumpakin adalil. Ibig sabihin, may kadag kalumpakin na dalil, pag wala siyang naaapakan na dalil, ang original na hatol ay pagpapahintulot. So, walang problema doon.